Isla ng Boracay, top 5 bilang best island sa Asia ngayong taon. Farm machineries, ipinamahagi sa iba't ibang farm association sa Aklan. Lezo Municipal Police Station, patuloy ang ginagawang investigasyon sa nangyaring nakawan. Ilang vendors sa Kalibo Public Market, nais lumipat sa Tuting Reyes Street sa halip na itinalagang relocation site. Inauguration ng multi-purpose hall sa Bulwang Elementary School naging matagumpay. 310 na kabahayan sa Barangay Tagururok Navars nakatanggap ng food trucks. PNP Maritime Group nagsagawa ng tree planting activity sa Barangay Unidos Navars. Department of Information and Communications Technology Aklan nagsagawa ng training tungkol sa Minecraft Education Edition at Matrix Mobile Robotics. Regional PMT nagsagawa ng M&E and Enterprise Assessment sa mga Aklanon Young Farmers. National Disability Rights Week, idiniklara ni Pangulong Marcos Jr. kada July 17 hanggang July 23. Hapon, Provincia ng Aklan. Sa mga Kalibo Cable subscribers at mga Aklanon sa buong mundo, ito ang Kalibo Cable News. Sabay tayong napapanood sa Kalibo Cable TV Community Channel Facebook page at Community Channels 1 and 24. Narito ang mga balitang aming nakalap ngayong araw June 20, 2024. Kinilala ang isla ng Boracay bilang top 5 best island sa Asia ngayong taon. Ito ay batay sa 2024 Destination Reader's Choice Awards. Madidaya sa balitang yan, si Jelan Rosales. Kinilala bilang top 5 best island sa buong Asia ang isla ng Boracay. Ito ay batay sa 2024 Destination Reader's Choice Awards. Ang Destination Reader's Choice Awards ay nagtatampok ng pinakamahusay na listahan na may 213 na nangungunang mga katangian sa Southeast Asia, kabila ang mga boutique hotel at resort sa lungsod. Sinasaklaw nito ang mga isla at mga paboritong airline ng mga turista. Base sa datos, nanguna ang Bali, Indonesia na may magandang island destination. Kilala ang White Beach sa Boracay na may magandang white sand beach sa buong mundo. Samantala, patuloy pa rin ang pagdating ng mga turista sa isla upang magbakasyon at ma-experience ang ganda ng isla ng Boracay. Jelena Rosales, Kalibo Cable News. Ipinamahagi sa iba't ibang farm associations sa Aklan ang farm machineries na ginanap sa Aklan Agri Aqua Demonstration Farm and Training Center. May detalye sa balitang yan, si Nika Bautista. Kasabay ng selebrasyon ng Second Festival sa Aklan Agri Aqua Demonstration Farm and Training Center na nagsimula nitong June 19 ang pamamahagi ng farm machineries sa iba't ibang farm association sa probinsya ng Aklan. Manaming balita ay sa yearly natin nga gatao it farm machineries, may mga farmers association yung kita nga nakumpleto won no it panao. Mao nga ni nga may mga bag-o kita nga asosasyon nga ginatauan man no sa makaron. And do you know among commitment no nga sa mga asosasyon nga ginatauan naton hay every year hay among gin nga tingwaon nga makumpleto gid no ro assistance nga kinanganon ninyo no sa inyong asosasyon at sa inyong kabaranggayan. Bukod sa mga machineries, namahagi din ng mga tools, seeds at planting materials na mula sa suporta ng DILG Hapag Program. Naging matagumpay din ito sa pagsisikap ng Provincial Government ng Aklan, Office of the Provincial Agriculturist, sa pamumuno ni Engineer Alexis Apolonio at mga kawaninang nasabing pasilidad sa panguna ni Mr. Emmanuel Soviet Russia de la Cruz. Ayon kay Aklan Governor Jose Enrique Miraflores, isinusulong ng Office of the Provincial Agriculturist na gawing 20 milyon ang pondo para sa mga farm machineries mula sa dating 10 milyon. And next year, I believe, hay 20 million rugin propose no it aton nga OPA para mas maabo pagid kita no nga mabakal nga mga machineries, mas maabo pagid kita nga mabuligan nga asosasyon. Tama?
So do yun nor ato choin nga mga tikang, no? Dahil sa aton nga nga twin trust it aton nga probinsya, turismo ag agrikultura. Ang nasabing inisyatiba ay alinsunod sa pangako ng gobernador ng Aklan na pagkaing sapat, Aklan aangat. Nika Bautista, Kalibo Cable News. Patuloy sa ngayon ang ginagawang investigasyon ng Lazo Municipal Police Station sa sunod-sunod na nangyaring nakawan sa kanilang bayan. Patuloy sa ngayon ang ginagawang investigasyon ng Lazo Municipal Police Station sa nangyaring nakawan sa kanilang bayan. Sa eksklusibong panayam ng Kalibo Cable News Team kay Police Captain Jover Ponghorn, Acting Chief of Police ng Lazo Municipal Police Station, una nilang naitala ang kaso ng pagnanakaw sa barangay Bagto nito lamang 16 ng Hunyo kung saan nakuha ang ilang gamit sa loob ng bahay. Abang nitong nakaraang mga araw naman ay panibagong robbery incident ang nangyari kung saan 4 na mapanabong na manok ang ninakaw. Dayang sa Bagto nga incident nga rang naguntad ko nagreport iya ko June 16 no, so bali dayaro aton nga ano isa lang ka bagay nga gin sugod ita dayang mga nga manakaw no, and then last 2 days may ginalid sa nga naduga nga for nga fighting cop pero na follow up naman. Kaugnay nito, ilan sa mga ninakaw sa naturang 3-story house ay ang mga sapatos, bag, cellphone, mga tsinelas, towel, jersey at pagkain. Base sa pag-record ng bali ang mga kapere at shoes doon na nga ano. So, dos shoes nga ra ay actually ay used to mataraman. Tapos ay may bago ang abi ko nung atong sambilog. According sa tag-iya ay 1 month pa na nang namakal. May mga jersey nga uniform mga itplaso sa basketball, towel, pero nagkaduga ito sa natong panimagay. Base sa investigasyon ng Lazo PNP, ay maaari mga minor de edad ang suspect sa nakawarn sa naturang bahay dahil sa mga footprints nito. Regards sa aton nga investigasyon, so may aton ginasundan nung kasi daya abing bagay ay frequent man nga may mga bisita, no? Barkada ko anang unga. So, ginapananaw naton nga ro nagsugod ay parang sanay sana sa panimagay. Parang siguro nakatuman una. Aga sa aton nga pag-pangusisa, no? Base sa footprints ay mga maintok ro footprints. So, probably ay mga minor siguro ro nagsugod. Abang patuloy naman ang kanilang investigasyon sa ninakaw ng mga manok sa Barangay Mina kung saan naging madali ang proseso ng mga kawatan dahil walang bakod ang farm. Sa ngayon ay patuloy na nagsasagawa ng pagpapatrolya ang mga personnel ng Lazo Municipal Police Station. Pinauna nga nakbang sir ng Lazo Municipal Police Station laban sa nakawan niya, sir. So, usual mata naton nga dinaobra, no? Gakandak mata kita ita patrolya sa gabi. Especially sa mga holy hour na ginatawag. But then, daya nga rang natabo abira yung insidente ay medyo isolated, imaura. Iyat abin mo sa may bukid-bukid. Samantala, nagpalala naman si Police Captain Jover Ponghorn sa publiko na siguraduhin nakasarado ang pintuan ng mga bahay upang hindi mabiktima ng pagnanakaw. Reminders lang, no? Para hindi kita mabiktima at daya nga rang ginatawag natin nga pagpanakaw. So, isecure nga natin daton yung mga propiedad, no? Especially sa aton nga panimagay, no? Isituit naton nga bangkador atong pirutahan. Then kung may aton nga mga animal barrier naton, no, may ayam kita. Pero iwasan gid naton maging biktima ita daya nga pagpanakaw. Ginagawa ng Lazo Municipal Police Station ang lahat upang mamalatiling mapayapa ang kanilang bayan at maiwasan ang nakawan. Ako si RJ Briones at ito ang Kalibo Cable News. Nais lumipat ng ilang vendors sa Kalibo Public Market sa Tuting Reyes Street sa alit na ilipat sila sa itinalagang relocation site na ibinigay sa kanila. May detalye sa balitang yan, si Jello Rosales. Nais lumipat ng ilang vendors ng Kalibo Public Market sa Tuting Reyes Street sa halip na ilipat sila sa itinalagang relocation sites na ibinigay sa kanila sa San Lorenzo Ruiz Drive. Ito ay ayon kay Mr. Noe Pador, Market Supervisor 2 ng nasabing market sa eksklusibong panayam ng Kalibo Cable News. Wait and see, ane kita, no? Kung bukod man sa masako,
ay pwede nga bisitahon man da rito. Agad makita man da nga bukod mat isolated gidro lugar, aga we are doing everything na maging comfortable man sa narito sa atong relocation. And as much as possible, i-observe man natong resectioning. Agudro, hindi mabudlayan ang mga suki, no? Mga market goers nato, kung siin saan daw so yun. So, doon doon. Batay sa ilang vendors, malayo ang nasabing relokasyon para sa mga mamimili at sa palagay nila ay kakaunti na lamang ang bibili sa kanila at pipiliin na lamang na bumili sa talipa pa. Isinaad din ni Mr. Pador na ang nasabing suhestyon ng mga vendors na lugar ay hindi maaari dahil gagamitin ang Toteng Real Estate para paglagyan ng mga kagamitan ng kontraktor para sa pagsisimula ng konstruksyon ng tindahan dahil hindi lamang renovation ang gagawin kundi ito ay isang ground zero. Gusto gitnan dahil Toteng Reyes, which is nag-ano mataro atong nga contractor nga since this time bukod ito renovation gaya ground zero kita so expected nga maabot ang mga heavy equipments no? mga cranes mga bulldozer or whatever no? So gininyo ng daro Toteng Reyes ngayon bilang andang parking area ito ang mga equipment and likewise sa mga building materials nanda. Una nanda i-store. So, yun dahil yung tindahan, i-cordon taraya, at hopefully, hey, day and night, ubra, agad matasig ta. Sa ngayon, ay puspusan na rin ang paghahanda para masimulan na ang construction sa nasabing market. Kung, if you could recall, more than 1 year na kitang delay the last time ay nag-groundbreaking kita ay March pa ta, 2023. So, till now, wapa kita. Agharap pa nga ni, tig-inulan nga ni kita, inabutan nung kita. Pero, ginaras pa ta, everything is ginaras pa ta, nanda. Especially sa additional stores wala. And hopefully, siguro hindi rin magbuhay man. Jelena Rosales, Calibo Cable News. Naging matagumpay ang isinagawang inauguration ng bagong multi-purpose hall sa Bulwang Elementary School sa bayan ng Numansia. Naging matagumpay ang isinagawang inauguration ng bagong multi-purpose hall sa Bulwang Elementary School sa bayan ng Numansia. Kaugnay nito, personal na dumalo sa naturang aktividad si Aklan Governor Jose Enrique Joanma Flores kasama sina Uswag Ilunggo Party List Representative Congressman Jojo Ang, Municipal Mayor Jezreel Tempranuevo at iba pang mga opisyales ng lokal na gobyerno ng Numansia. Ang natura pasilidad ay magsisilbi bilang hub for community at school activities. Samantala, pinasalamatan naman ang lahat ng mga individual at mga organisasyon na tumulong upang maging posible ang naturang proyekto. Era Gibrianes, Calibo Cable News. Ang proyekto ng Petrowind ay naglalayong makatulong na palakasin ang supply ng kuryente sa Western Visayas sa pamamagitan ng renewable energy. Nakita na ng marami na isang planta lang ang mawala ay pwede itong magdulot ng matagal at malawakang blackout. Ang renewable energy ay mas malinis na pinagkukunan ng kuryente kumpara sa mga coal at diesel power plants. Kaya naman, ito ay mas mabuti sa kalikasan. Ang anumang proyekto, lalo na kung ito ay isang malaking development, ay may epekto sa paligid. Pero ito ay kayang i-manage. Mayroon ng mga teknolohiya at pamamaraan ngayon para maiwasan ang masamang epekto sa kapaligiran at komunidad. Mahalagang tingnan ang mga ganitong development sa mas malawak na perspektibo. Hindi lamang kuryente ang benepiso ng renewable energy. Nariyan din ang mga business taxes, royalties o fiscal benefits at share ng host community sa kita mula sa proyekto, green jobs at potensyal para sa ecotourism. Maaari rin itong gawing learning sites ng mga mag-aaral ng engineering, social and environment related courses. Dagdag pa dito ang mga corporate social responsibility na proyekto ng kumpanya sa larangan ng health, education at livelihood. Kamakailan, naglunsad ang gobyerno natin ng Bagong Pilipinas Campaign. Kung titingnan ng malapitan ang logo nito ay makikita ang mga windmills. Sumisimbolo ito na para magkaroon ng tunay na pag-unlad, kailangan ang mas matibay, mas malinis at mas sustainable na enerhiya. Maging bukas sana tayo sa pag-unlad.
sa lakas ng kanyang mga mamamayan, may mga taong nagtataas ng sarili sa karaniwan. Sila ang nagpapakita ng tunay na kahusayan, nag-aalay ng kanilang buhay upang protektahan ang ating kalayaan at ipagtanggol ang ating bayan. Sila ang pinakakatawan ng lakas ng loob, dedikasyon at tapang, ang mga tunay sundalo ng bayan. Bawat labanan na pinagdaanan, bawat bala na tinanggap, ay pinasigla ng pag-ibig natin sa ating bayan. Isang pag-ibig na dumadaloy sa ating mga ugat. Parangalan natin ang mga nauna sa atin at magbigay inspirasyon sa mga susunod sa ating mga gapa. Nakadagap ng food trucks ang 310 households sa Barangay Tagururok sa Bayan ng Navas. May detalye sa balitang yan, si Nika Bautista. Nakatanggap ng food packs ang 310 households sa Barangay Tagururok, Navas. Ito ay bahagi ng outreach program na paghigugma sa ilayan ng 2nd Aklan Provincial Mobile Force Company sa pakikipagtulungan ng iba't ibang project partners. Naging posible ang nasabing aktibidad sa pamamagitan ng sponsorship ni Provincial Governor Jose Enrique Miraflores at Sangguniang Panlalawigan Member J.E. Tejada. Bukod sa mga food packs, ang mga bata ng Barangay Tagururok ay binigyan din ng sari-saring candy at tsokolate na pinangunahan naman ng mga miyembro ng Team Malasakit sa pangunguna ni Engineer Octavio F. Lina, manager ng Boracay Airport. Ang kaganapang paghigugma sa ilayan ay naging bahagi ng pagtutulungan ng iba't ibang stakeholder sa aklan, mula sa mga opisyal na gobyerno hanggang sa mga corporate entity na nagkakaisa sa kanilang misyon na suportahan at iangat ang komunidad ng Barangay Tagururok. Nika Bautista, Kalibo Cable News. Pinaunahan ng PNP Maritime Group ang isinagawang tree planting activity na ginanap sa Barangay Unidos sa Bayan ng Navas. May detalye sa balitang yan, si Nika Bautista. Nagsagawa ng tree planting activity ang PNP Maritime Group na ginanap sa God the Father Shrine, Barangay Unidos, Navas. Kinabibilangan ito ng mga kalahok ng 2nd Aklan PMFC, Unidos Barangay Council sa pamumuno ni Honorable Andy Flores, Unidos Women Advocacy Group, Ampagard BHW, BPAT, Unidos Fundamental Baptist Church at iba pang mga voluntaryo. Bahagi ito ng kanilang OTBT-PCR activities kung saan nakapagtanim sila ng humigit kumulang 100 puno na naglalayong pangalagaan ang kapaligiran at magsilbing panlaban sa climate change. Layon din umano nitong ipakita ang halaga ng pakikipagtulungan sa pagitan ng iba't ibang mga ahensya. Nika Bautista, Kalibo Cable News. Pinaunahan ng Department of Information and Communications Technology Aklan ang isinagawang training tungkol sa Introduction to Minecraft Education Edition at Matrix Mobile Robotics. Nagsagawang Department of Information and Communications Technology Aklan ng training session tungkol sa Introduction to Minecraft Education Edition and Matrix Mobile Robotics na ginanap sa RSQ, Northwestern Visayan College's building nitong June 18 hanggang June 20, 2024. Ang naturang aktividad ay bilang bahagi ng selebrasyon ng National Information and Communications Technology Month ngayong Hunyo. Kaugnay nito, kapartner ng Department of Information and Communications Technology Aklan, ang Aklan Provincial Youth Development Office at Northwestern Visayan Colleges. Samantala, layunin ng naturang aktividad na tulungan ang mga lumahok na magkaroon ng kaalaman tungkol sa Minecraft Education and Robotics Programming. Eric Gibrianes, Kalibo Cable News. Nagkaroon ng M&E, an Enterprise Assessment, ang Regional PMT para sa mga klanong young farmers sa probinsya. May detalye sa balitang yan, si Jenna Rosales. Nagsagawa ng M&E and Enterprise Assessment Activities ang Regional PMT para sa mga aklanong young farmers at agripreneurs
Ito ay sa suporta ng Office of the Provincial Agriculturist, Aklan. Ilan sa minontor ng grupo ang Mambuhay Integrated Living Farm sa Barangay Mambukyaw, Bataan. Ang enterprise na ito ay isang regional level proponent at isang national level finalist sa 2022 YFC program. Maliban dito, nito ay 14 ng Hunyo, inimbitahan ang proponent ng Benefit Honey Products, isang 2021 YFC provincial level enterprise na sumali para sa enterprise evaluation sa Municipal Agriculture Office ng Kalibo. Ang enterprise ay nagbebenta ng mga produktong ng honey, isang alternatibo. Samantala, nais pasalamatan ng Young Farmers Challenge o Western Visayas ang Office of the Provincial Agriculturist Aklan sa laging pagsuporta at pagtulong sa mga kabataan pagdating sa agrikultura. Jelena Rosales, Kalibo Cable News. Idinaklara ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang 17 hanggang 23 ng Hulyo bilang National Disability Rights Week sa pamamagitan ng Proclamation Number 597. Idinaklara ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang 17 hanggang 23 ng Hulyo bilang National Disability Rights Week sa pamamagitan ng Proclamation Number 597. Bahagi ito ng commitment ng bansa sa United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities. Sa dalawang pahinang Proclamation Number 597 na nilagdaan ng Executive Secretary Lucas Bersamin, nabasaad na inatas ni Pangulong Marcos ang Department of Social Welfare and Development at ang National Council on Disability Affairs na pangunahan ng selebrasyon ng National Disability Rights Week. Habang ang National Council on Disability Affairs naman ang gagawa ng mga programa, aktividad at mga proyekto na may kaugnayan sa selebrasyon. Binigyan din ng direktiba ang lahat ng mga government agencies kasama ang mga government-owned or controlled corporations, state universities and colleges na suportahan ang selebrasyon. Ganon din ang lahat ng local government units, non-government organizations, at pati mga private sectors. Ere Gibriones, Kalibo Cable News. Ngayon naman, alamin natin ang lagay ng panahon sa probinsya ng Aklan at sa Western Visayas. May ulat si Rodel Nosarin Jr. mula sa Iloilo Doppler Radar Station, Baga sa Visayas. Mayong adlaw sa tanan, amon natin nga pinakaulihin nga lakas ang panahon sa buong adlaw, Hunyo 20, 2024. Southwest monsoon ang nag-apekto sa western section sa Southern Luzon, Visayas kag Mindanao. Diri naman sa Western Visayas, magaluumon nga kalangitan nga may laptalapta ang mga pagulan panag-uob kag pangilat labi na gid sa hapon kag sa gabihon tuga sila nga hangin nga habagat. Mahina tubtob sa makasalanan nga hangin sa direksyon nga nabagat na nakatundan, tubtob na bagat na nasidlangan ang mangibabaw sa Western Visayas kag sa din magadala sa nga makanay tubtob sa makasalanan nga mapagbalod sa aton mga kadagatan. Atong forecast range of temperature generally yara sa 26 to 33 degrees Celsius. Ang aton nga adlaw naman matunod karon sa alas 6:14 sang hapon kag magabutlak alas 5:29 buwas sang kagahon. Kagamon ni aton nga latest weather update. Para sa mga dugang nga impormasyon, bisitahan lang aton official website sa www.bagongpagasa.dost.gov.ph at pati na sa aton mga social media accounts. Halin diri sa Iloilo Doppler Radio Station, Pag-asa, Visayas, DOST. Ako si Rodel Nosarin, madamog ito. At yan ang mga balitang nakalap ngayong araw. Maraming salamat sa inyong panonood. Ito sa RJ Briones at ito ang Kalibo Cable News.